Okay, we're back. Today we're gonna look inside the Crest Audio. Sino nga ba ang totoong may-ari ng CE series? Tingnan natin sa loob. Okay, bago po tayo magsimula, titingnan muna natin yung specs ng CE6 sa Crest Audio. Kita nito guys, ito yung current limiter ko. Siguro gagawa ko ng video paano ko ito ginawa at paano gagamitin. Hindi masunog kapag may problema sa amplifier. Dito po tayo. Ito po yung specs ng Crest Audio CE. Tingnan natin yung specs. Kita nyo sa mukha si Crest Audio. Ito siya. Tumukha nga. Balik tayo dito. Pagpasensya nyo na guys ha. Kapag lasinggero, may baon talaga yung abridor or bottle opener. Okay. Tap po natin. I-zoom. Zoom natin. Sobra. Na. Kita natin sa specs. Yan po. Specs ng CE6 400 watts 8 ohm. Per channel yan. Per channel. 2 ohms 750 watts at 600 watts sa 4 ohm. Ito po, kung gusto nyong basahin, i-post nyo lang yung video. Yan yung specs niya sa Crest Audio original specs. Ngayon, tingnan natin yung specs ng dalang manual. Ito po yung dalang manual. Ito yung dalang manual ng Tosonra. Tingnan nyo po yung manual nila. Copy nga ba sa Crest Audio? Tingnan nyo nga yung CE6. Magkamukha. At dito sa specs nila, ang nakalagay ay dito sa CE6. Yan. The same ba? Or sobra? 1.6. Ito nyo. 1.5. At nakalagay sa CE50. 5,500 watts pag naka 4 ohm bridge. Okay.
Ayun, punta na tayo sa amplifier. Tingnan natin at i-check natin yung mga voltage. Okay. Ito po yung tube amp na ginawa ko. Copy na pindel. Pindel tube amp. Ang daming alikabok. Ang dumi. Okay. Bago pa natin i-check yung voltage at saka yung mga offset at saka bias voltage ng mga transistor, tingnan muna natin yung anong laman, anong ginagamit na pyesa. Ito po siya. Maliit lang po. Yung sinabi ko kanina, yung 400 watts, stereo pala yun. Kamalin po. Stereo power. Pag 8 ohms siya, 200 watts per channel. 200 sa left, 200 sa right. Okay, so makita natin magamit ko siya ng transistor na 2EC na sinsya na kayo 3201 at ito yan 8 transistor per channel. 16 pala. Ang 8 sa pila. Sa negative 8 at sa positive 8. Pero yung ginagamit dito, tatlo-tatlo lang. Yung tatlo, ito yung sa power amp section. Itong tatlo, ito naman yung sa switching. Ito yung ginagamit na switching niya para sa class H. Ang voltage, yung natin voltage, makikita ba? Papa! Primary yan. BE rating. Ano natin yung secondary. Walang nakalagay. Walang nakalagay yung secondary. Check na lang natin yung mga satister, multimeter. Ito yung pong design niya. At sa kabila nga pala, tingnan natin yung transistor na ginagamit nila. Ang kita. Ayan ko, ayan. Complementary siguro yan. One three zero two siguro. Ito yung power supply niya. Dalawang rectifier, bridge. Apat na kapasitor at 17 microfarad. Number tayo.
55 volts. Dos, heat sink. Nakalagay sa heat sink. Darlington. Ang dalawang to, dalawang yan ay Darlington. Yan ang nagko-control ng fan. Ito, fan. Dalawang fan. Check na po natin ang voltages at saka bias voltage ng transistor. Okay, ready na po yung tester natin. Yung negative, connected yan. Connected yan sa negative terminal. Ito. Kinabit na natin sa kuryente. Yan ito. Yung sa Crest Audio, ang switch niya ginagamit kasama na po yan yung breaker. Switch breaker yan. Pag may problema, nag-trip off yan. Ito. Trip amperes 13.3 amps, kaya walang nakalagay na fuse, walang fuse sa likod, wala yan. I-on na po natin. Yung power. Teka. Hindi nga pala ito power. Wala ito. Dito sa kabila meron. Check natin ulit. May problema. Nagpo-protect po. I-repair natin to. Siguro sa ibang video na. Ito na lang siguro. Gawa na lang ako ng video. I-repair natin to. Okay. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Kung gustuhan yung video to, paki-like po. Subscribe lang at hit niyo yung notification bell para makita niyo yung sunod na gagawin kong video. Salamat po. Thank you sa panonood. Bye-bye. Ako nga pala si Awesome Care. Bye-bye guys.